Umabot na sa 100 milyong piso ang halaga ng mga smuggled na gulay na nasabat ng Bureau of Customs ngayong bare months. Kabilang po dyan ang mga imported na sibuyas, carrots, pati munggo. May bago raw modus para makapagpasok ng kontrabando. Nasa frontline ng balitang yan, si Romel Lopez. Sakosakong sibuyas ang tumambad sa mga ahente ng Bureau of Customs sa warehouse na ito sa Valenzuela. Sa cold storage na ito, markadong imported ang mga kontrabando. Bukod sa mga sibuyas, meron ding sakosakong munggo. Sa kabuuan, aabot sa 8,000 sako ng sibuyas na nakakahalaga ng 10 milyong piso ang nasabat dito. Ang mga naabutang empleyado sa lugar hindi raw alam na bawal ang mga binabantayan nilang gulay. Bago lang ako. Nag-uwian yung guwan, walang gawa eh. Wala kang alam na may illegal dito sa loob? Wala. Pinadala lang ako eh. Oh, ilang araw ka na ba dito? 3 araw pa lang. Tinututukan ngayon ng BOC ang mga pumapasok na smuggled agricultural products na mas talamak ngayong bare months. Matatandang nireklamo sa binggit ang malakihang smuggling ng carrots na pumapatay sa mga maliliit na magsasaka. Ayon sa BOC, inaalam na nila kung saan at papano nakalusot ang mga smuggled na carrots. Patunay raw dito ang kabi-kabila nilang operasyon. Kagaya ng sa Cagayan de Oro, kung saan mga sibuyas at carrots din na galing China at nakakahalaga ng 3 million pesos ang nasabat. Bukod pa dyan ang 15 million pesos na halaga ng Peking duck sa Caloocan at 2 million pesos na halaga ng gulay at Peking duck sa Maynila kamakailan. Ngayong bare months pa lang, nasa 100 million pesos na ang mga agri-products na nasa kote ng BOC. Aabot naman sa 500 million pesos para sa kabuuan ng taon. Bukod sa pure side smuggling o pagpapalusot sa pantalan kasabwat ng ilang kawaninang ahensya, sabi ng Customs, maaaring ang tinatawag na ship side smuggling na ang bagong modus ng mga kawatan. In very recent months, meron kami mga nahuling agricultural products tulad ng bigas, asukal, and some other vegetable items also that are being smuggled outright through shipside smuggling. May mga barko na linililipat sa mga maliliit na barko itong mga items na to, tapos pinalalabas na lang na local vessels, tapos papasok sa mga private ports natin. Sa ngayon, ilang tauhan ang dalawang departamento ng BOC ang nasa floating status kaugnay ng ginagawang investigasyon ng ahensya tungkol sa agri-smuggling. Nagbabalita mula sa frontline, Romel Lopez, News 5.